Naaalala ko pa nung mga panahong wala pa akong pinoproblemang jowa-jowa, girlfriend-girlfriend. Hanggang ngayon naman na, di ka pa rin nagkakaroon. Boy, 2021 na! Hanap ka na, pre! Tingnan mo kami, oh! Unang-una sa lahat, wala pa talaga sa isip ko ang pagkakaroon ng... Wala lang talaga nagkakagusto sa'yo. Palusot ka pa dyan. Sa tuwing nagmumuni-muni ako, ay naaalala ko talaga yung mga kalokohan na ginawa ko dati. At kamakailan lang, ay sumagi na naman sa isip ko yung isa sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. At yun ay nung nag-commute kami ng pinsan ko. Yung papara ka ng jeep para huminto sa'yo at pasakayin ka. Teka, hindi yung sakay na yan. Alam niyo naman kung gaano kahirap ang mag-commute, di ba? Yung tipong ang tagal-tagal mo nang naghihintay, tapos pagdating ng jeep, sikip pa. At kung hindi naman sikip, meron namang babae na uupo sa may unahan mo. At walang sawa kang papaltikin ang buhok niya. At kapag sinaswerte ka nga naman minsan, may makakatabi kang mabangong babae na dahil sa pagod sa buong araw na pag-aaral o pagtatrabaho, bigla na lang silang makakatulog at mapapasandal sa balikat mo. Put your head on my shoulder. Pero syempre huwag mo munang isipin na ganyan yung mga mapapasandal sa'yo. Dahil kadalasan, yung mga madalas makatulog sa jeep, yung mga lalaki na malalaki yung katawan. At ang bigat-bigat nila kapag sumasandal, no? At kung mamalasin ka, may kakaiba pa silang amoy na hindi ka na dapat magreklamo pa. Kasi yung amoy mo at yung amoy niya, magkapareho na. Pero bago yun, huwag mo munang iisipin yung mga mangyayari sa loob ng jeep. Dahil bago yun, kailangan mo munang mapagtagumpayan ang pinakaunang pagsubok at kalbaryo. At yon ay ang matagal na pag-iintay. Kwento ko na sa inyo yung experience ko. Isang araw, bumili ako ng turon sa kantin. Ano namang kagnayan ng turon sa pagkukommute? Nung bumili kasi ako, meron akong 15 pesos at dahil nga tigpa 5 yung turon noon, nabawasan ng 5 piso yung pera ko. At dahil nga nabawasan ng 5 piso yung pera ko, 10 peso na lang yung natitira sa akin. Batay! 15 pesos nga pala yung pamasahe sa service namin. Nagkulang na ng 5 piso yung pamasahe ko. Kaya wala na akong ibang nagawa, kundi ibalik yung binili ko para mabawi ko ulit yung 5 piso. Pero paano to? May kagat na! Alam ko na! Joke lang, walang nangyaring ganun, no? Ang totoo talaga ay trip ko lang talaga mag-commute nun. Kahit alam ko na may service na naghihintay sa amin. Nasaan na kaya si Tony Rex? Bakit di pa siya dumarating? Kasama ko noon yung pinsan ko at veterano na siya sa pagko-commute. Kaya alam na niya kung alin yung jeep na papunta sa amin. Kahit walang karato lang nakalagay sa windshield nito kung saan ito papunta. At alam na rin niya kung sino yung driver nito at kung gaano ito kabait. Naku! Alam mo ba yung jeep na yan? Yang ang pangalan ay Bruno. Mabait driver niyan. Alam mo ba? Nung isang araw, sumakay ako dyan. Tapos, nung magpapayad na ako, nalaman ko na nalaglag pala yung pera ko sa bulsa ko. At 5 peso na lang yun natira sa akin. Pero kahit ganun, pumayag pa rin siya. Siyempre, ano pa bang magagawa niya? Pero nung mga pagkakataon na yun, nararamdaman ko yung pighati at hinagpis niya dahil 5 peso lang yung nabayad ko sa kanya. kung ganun pala, di parahin na natin yan para makasakay na tayo. Alam mo to ni Rex, hindi sila bumibiyahe ngayon. Kasi may umarkila sa kanila. Kita mo naman, may mga salbabida sa bubungan. Ibig sabihin, galing sa liguan yung mga yan at hindi sila bumabiyahe ngayon. Oh, yung sunod na jeep. Nakikita mo ba yan? Yung ang pangalan ay Basta, yung jeep na yan. Palagi akong pinapasakay niyan sa tuwing nakikita ako. Oh, ako na para siguradong pasakayin na tayo. Aha, maghintay na lang tayo ng panibago. Naghintay kami ng isang oras pero wala pa rin dumarating. Maggagabi na nun. At sa wakas, may tumigil na rin na jeep. Sa tapat namin. Yes. Makaka-uwi na din. Taintay na ako sa paghihintay. Nakipag-unahan na ako nun at binilisan ko na din ang pagsakay. Sikip na yung jeep. At sumabit lang ako dun sa may pintuan kasi wala naman silang baral. At paglingon ko, hindi pala nakasakay yung pinsan ko kasi puno na yung bitinan. At nakita ko siya na palayo ng palayo. Naisip ko noon nang magkumpare, hindi dapat nagiiwanan. Sabi nga nila pre, hanggang sa huli. Kaya naisip ko noon na bumaba. Kasi nakikita ko naman mabagal pa yung takbo ng jeep. At nung tumalon ako, boom! Napaluhod ako nun sa kalsada. Kasi yung inakala kong mabagal na takbo ng jeep, medyo mabilis pala. Akala ko mabagal. Nabutas yung pantalon ko nun dahil sa malakas na pagkakabagsak ng tuhod ko sa kalsada. Insan, ayos ka lang? Bakit ka ba tumalon habang tumatakbo yung jeep, ha? Kasi, hindi ako katulad nila. Hindi ako katulad nila. Naiiwan ka. Hindi kita iiwan. Tayo na!
na dyan. Ipahilot mo na lang kay Mang Kanurian. Hindi, pre. Hindi ko na kailangan nun. Bale, wala to sa akin. Na hindi nga naman lang ako nagasgasan, no? Eh, bakit nabutas yung pantalon mo? Ah, ito ba? Matagal na to, no? Nang pagkabili ko ng pantalon na to, sadya na to butas. Ang weird naman nun. Nagbibenta sila ng sira? Sadya yun. Marketing technique nila yun. Para mabilis mabenta yung pantalon. O di sige, kung ganun eh. Pero grabe talaga. Ang sakit. Ang hapdi. Kumikirot-kirot pa. Sinasabi ko na sa'yo, masakit yan eh. Ha? Hindi ha? Bakit sabi mo kanina, mahapdi, makirot? Kumakanta ako kanina. Sabi ko, hapdi at kirot. At yun na nga, pagkatapos ng pangyayari na yun, sa wakas ay may nagpasakay na rin sa amin na maluwag na jeep at nakauwi na kami. At yun ang aking commute experience. Yun lang, sana ay napatawa kayo sa kwento na kwento ko sa inyo, nakakakwento ko lang. Ikaw ba? Anong commute experience mo? Kwento ka naman sa comment section, no? Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe. Babayabadoo!